YouTube na panood ko na, pero talagang hindi ka tanggap-tanggap. Magandang hali muna sa'yo. Magandang tanghali po. Bakit niya ginawa to? Yun din po yung nagtataka ako, sir. Siguro kasi 11 years na po siyang nandidis ng mga sikat na tao na nagkakaroon ng issue. Kasi po yan po yung pinagkakakitaan niya, sir. Itong si Mark Jason Warnapulanewa. Nga ba? Mark, pakilagay nga yung pangalan. Mark Jason Warnapulanewa. Ang pangalan ng kanyang YouTube account is Makagago. Opo. Talaga nang gagago siya. Opo, opo. Alright. So, ba't niya ginawa to sa'yo ulit? Yun po yung pinagtataka ko, sir. Kasi dahil siguro po sa sobrang nag-trend po yung pambabash sa akin ng tao dahil sa pagtanggap ko po ng isang clothing line. Tapos po, nakisaw-saw na lang po siya. Hindi ko po siya kilala personally. Wala po kaming alitan. Ano sa clothing line? Yung sa clothing line po kasi, aminado po ako na nagkamali po ako ng pagtanggap. Okay. Dun sa, kasi po, sa mata po ng tao talaga, mali yung mismong ano po talaga, yung clothing line. Ayun, okay. So merong kang suit-suit na t-shirt. Yes po, yan po. Yun yung in-endorse mong clothing line. At merong nakalagay doon may caption. Apo. Na hindi maganda. Hindi kaya-aya po. Tinanggap ko po yun, sir, yung bash ng tao na nahimik po ako. Wala po akong kahit, hindi po ako namamalinis, hindi ko po pinagtanggol yung sarili ko. So anong ginawa mo doon sa post na yun? Ikaw nag-post niyan? Hindi po, sir. Yun nga po yung problema. Pinatake down ko po kasi po wala po silang approval ko bago nila i-post. Maayos po yung usapan. As in clothing line? Opo. Pinost yan? Nang walang approval ko. Okay. Pero tinake-down na yan? Na-take down po agad. 1 hour po. Kaso nakuha po agad ng mga... In-screenshot? Opo. Nitong si Makagago at... Bago po si Makagago, na-screenshot po muna ng madaming, ano po eh, madaming tao po, talaga. Kung sino-sino po. Yung caption doon sa t-shirt, medyo may kalaswan na. Opo, opo. Inamin mo yan. Opo, opo. At nagsisisi ka na. Opo. Kinausap mo na yung clothing line. Opo. Tinignan na nila. Opo. So ano pang problema ni Makagago doon? Yun po yung hindi ko alam, sir. Ano yung mga sinasabi niya sa mga post? Ang pinaka, yung sinasabi niya po na, yung una pong sinabi niya, squammy ako. Wala pong problema. Yung umaasa lang daw, kaya lang daw po may tsura kasi dahil sa sangkatutak na makeup ko daw. Wala pong problema yun, sir, kung ilalaki na yung physical appearance. Pero po yung sinabi niya na nagpalaglag daw po ako, pati yung, sorry po, nagpalaglag daw po ako, pati may scandal po ako. Tapos yung pagkakasabi pa niya na sigurado siya may problema siya. Tsaka, kaya, sir, trauma ako kasi hindi ako makalabas. Kasi po, iniisip ko... That's cyber libel. Kasi po... Cyber bullying. Opo, iniisip ko po kasi na... Nasasaktan ko. So, wala ka opo, kasi... Pero iniisip ko po kasi na lahat ng tao naniniwala sa kanya. Kasi po, hindi ako nagsasalita. Meron pa pong nag-post na page na nagsalita na daw po ako. Nagbigay na daw po ako ng statement. Kahit hindi naman po yung sinabi ko. Masarap din po yung statement na nilabas nila eh. Na parang... Parang kababuyan din po, yung parang sinasabi, parang proud ako na ganun. Nilight-light ka talaga? Opo, yun yung pinalabas nila na sinabi ko. Kaya po lalong na-triggered sa akin yung tao. After malabas yung Makagago yun. Sige, kunan din natin ang pahayag. Nasa ilang telepono si Mr. Mark Jason Warnapulanewa Aka. Ay, aka Makagago. Mr. Hello. Mark, magandang tanghali po sa inyo, Sir Mark. Magandang tanghali, Idol Rafi. Sir Mark, andito po si Ma'am Arlene Altura. Okay. Nakita ko po yung mga post ninyo sa YouTube against her. Mm-hmm. Very libelous po yun. At that's considered as cyberbullying at the same time. Okay. Pwede yung ma-take down yung inyong YouTube account because of that. Okay. Alam niyo po yan, sir. YouTuber ka. Pareho tayo YouTuber. I know it. Pwede po ba ako makapagsalita? Sige po, sir. Go ahead, sir. Okay. Leng, you know, I can come there tomorrow for my explanation. Because, you see, marami kang mga fans turned into haters, alright? Marami kang fans turned into haters na literally nagme-message kay Makagago, "Oy, idol, ilis mo to, idol, ilis mo to." You know why? Kasi ayun yung ginagawa ko sa social media. And then, but the thing in here is this. Gusto nila na maging, na napaguhin mo yung way mo. Pero alam hindi tama yung pagkakasabi mo. Alam mo yan sa sarili mo. Sana binigyan mo ako, sana in-advise mo ako bilang kuya. Diba? Sana tinama mo yung mali ko. Hindi yung pinahiya mo ako, nag-invento ka, nagpalaglag ako. May scandal ako. Naglabas ka ba ng scandal ko? Na kahit hindi naman ako pinaniwala ako ng damin. Ikaw yung panalo doon kasi hindi ako naglalabas. It is just
what's good for ya, okay? Sir, excuse me. Did you say euphoria? Sir, you said euphoria? Hindi po. Kasi po, sinisira niya po. Hindi, sabi mo euphoria. Define euphoria. Alam mo ba yung sabi ng euphoria? No, wala akong sinasabing euphoria. For you. Aporia, okay. Yeah, you got it. I got it, sir. Alright. Alright. Nag-notes, binata ako rito. Opo. Idol Rafi. Yes, sir. Pasensya na po kayo, but you know, yes, I talk this way. You know, they know me in that. But the thing is this. Itong si Leng ay bata pa, and okay. Then she is quite famous sa TikTok and all that. Alright. Sa YouTube, probably sa Facebook. And then a lot of people, literally, love her. But then, nung pumunta siya dito kay Toyo, kay Boss Toyo, okay, kung sino yung may-ari ng Brian Pepe na t-shirt, na branding, clothing branding name, ang dami na nagalit sa kanya. So, paano naapektuhan yung buhay mo doon? Sabi mo sa akin, paano naapektuhan yung buhay mo doon? Masaya ka kasi nakita ka sa YouTube, naging trending ka. I am not even earning nothing. Nagka-business ka pa nga eh, di ba? 11 years ago. Sir Mark, it is none of your business kung siya po'y tumanggap ng endorsement mula sa mga sponsors. That's none of your business talaga, sir. Pangalawa, sir, siya po'y nagsisisi na kung ano man po yung nandun sa post niya na hindi ho maganda, kaya-aya para sa mga viewers, yan po'y tinakedown na ng sponsor na hindi naman yung kagagawa, yung sponsor po nag-post noon. And it was just for a few hours. Sandali lang, sir. Sir, ito ngayon. Ang pinakamatindi, dinagdagan mo po, sir, ng mga kung ano nung kababuyan, pinalalabas na siya'y nagpalaglag, na siya'y isang masamang babae, na hindi naman po totoo, at diyan po'y makukulong ka sa cyber libel, anti-cyber bullying. Okay. At saka, sir, I'll make sure, through the CIDG, na i-report namin to sa YouTube, magkakaroon ka ng 3 take, tatlong takedown, at yung YouTube mo, sir, posibleng madi-delete. Kasi alam mo naman, sir, di ba 3 strikes? Di ba 3 strikes, you're out. Okay. So yung tatlo pong post nyo ngayon, tatlong strike po yan, at matitake down yung YouTube mo account. Sayang, sir. Okay. Ganito na lang po, Sir Rafi. Opo, sir. You know, I will be there tomorrow. You'll be here. Definitely. Yes, definitely. I will be there. Okay. At if Leng wants to, then you know, kasi, ganito po. Then what? Then what? Definitely. If she wants to, then what, sir? Na makipag-ayos. Makipag-ayos. Kasi po, ganito yan. Opo, sir. Ganito yan, no? Rico? Sir, ganito naman, sir. Sir, ako muna, sir. Then I'll let you talk. Sir, for the meantime, paki-delete or paki-hide, nasa yan, sir, yung mga post na yun. Idol Rafi, you see, ito po, ah. Alam niyo naman, you know the mechanism of YouTube, right? Definitely, kapag yung account ko is actually demonetized. You know, like I'm not even earning nothing. All the money that I'm earning on YouTube, I'm giving it back to my community. I don't care about this. All of my followers, they know. So sir, if you're not making money or you're giving back to the community, your earnings from YouTube, so why don't you take that down? I will take it down now. Now. It doesn't matter to me. Oh, is that right? Oh, my goodness. OMG. Thank goodness. Yes. Idol Rafi, why not? I actually wanted to hug you. Don't hug me. No, don't. You can hug her, not me. No. Idol Rafi, you know. Idol Rafi, teka lang, Idol Rafi. Pwede ba magsalita, please? Oh, pwede, sir. Pwede pa. Sobra pa sa pwede, sir. 30 seconds. Opo, sir. Opo, sir. Opo, sir. Ganito yan, Idol Rafi. Opo, sir. Last year, sa Sunugan, I've been hit by this Toyo, itong Toyo na to. Kasi, you know, hindi naman po ako rapper, but I am self-proclaimed rapper. So kaawa niyo po yung ano, may-ari ng clothing line, si Toyo. Yes, I don't. So ano kinalaman po ni Ma'am Arlene sa away niyo ni kasi Toyo? Kasi nga po, ginagamit niya nga po si Leng for the fame of his clothing line. That's why, nadamay ko rin po siya actually. So yung galit niyo po kay Toyo, idinamay niyo po itong walang kamuang-mua na si Miss Arlene. Opo, unfortunately, napasakay na rin ako sa flow. I went with the flow because that's how go with the flow. Yes. But dagdagan mo na lang, sir. Dagdagan mo na rin. When you're in Rome, do what the Romans do. Anyway, I don't promise. Teka lang po, You know, Leng, literally, I appreciate this thing.
Okay. Because, literally, you know, ako, I don't know, sabihin, I don't know, sir. Ito talaga to eh. Hindi naman totoo na nagpalaglag ka. Wala naman, kahit sinabi ko yun sa video, but then meron ba akong nilabas na picture na nagpalaglag ka? Pero sinabi mo mismo yun, napanood ni Sir Rafi yun, nasa video na sigurado ka sa mga problema mo. Oh my God. Sinabi ko na... Sir, gusto mo pakinggan, sir? Gusto mo pakinggan? Hindi, sinabi ko na... Oh, wag na lang daw. Sobra alam ko yung video. Definitely, it is... I said it. But you know... Kasi siyempre, ayun yung way ni makagago. But then it is totally wrong. I know it. Alright, sir, ganito gagawin natin, sir. Pwede bang ngayon ka lang pumunta ngayong araw na ito para tingnan natin